Hello po, Amazing Morning Mentor. Mentor Igay. At saka sa buong Team Eagles. Hello po, Amazing Morning po. Ayan, I'm Mentor Crizelle. I am from Iloilo. And yung aking hashtag ko lagi sa sarili ko is Born to Dominate. Kasi yun lang. Di ba? Gusto ko yan yung makilala ako sa ganyan. Ganyan na pangalan. Crizelle, born to dominate and I am worldwide. Ganun. So, ako naman po is graduate po ako ng BS Bio, no? So, mag-share na po ako pala, mentors. Before tayo mag-start, gusto ko lang, pakitype pala, I am ready. Para alam ko naman po na, tawag dyan, na nakikinig po kayo. Ayan, mabilis lang ako sa pag-share. Ayan, maraming nag-I am ready. Sabay inom. Ayun, so pwede na ako mag-share. Thank you, mentors. At least alam ko na nakikinig po kayo, no? So ako po, I am a graduate of BS Bio. So dati, pangarap ko po talaga maging doktor. Kaso ang nangyari, di ba kasi marami kami sa family. Kaya nag-work na lang po ako as quality assurance sa Coca-Cola company. So parang ano naman siya, no? Okay naman yung company, okay naman yung job ko, pero yung problem ko that time is lagi akong walang tira sa sahod, di ba? Sino dito nakaka-relate? Paki-type naman relate if ikaw 'yan. Ako po kasi dati, asa dito kasi sa province, talagang hindi po sapat talaga 17,000 lang yung neto ko eh. Pero yung trabaho ko 12 hours na 'yan every day, so nakakapagod talaga. Kaya naghanap ako ng opportunity at nakita ko si Ayam. Nung nakita ko si Ayam worldwide, ganito po yung mukha ko. So, huwag kayong mag-alala kasi, diba, super glow up na po tayo. So, kayo, magbago kayo dito. Talagang matutulungan kayo, hindi lang sa mukha, sa physical, no? Siyempre, sa emotional and siyempre, spiritual. Kasi, siyempre, naniniwala tayo na sa lahat na nangyayari sa atin ngayon is may purpose. And, of course, financially, matutulungan din talaga tayo. So, yan po ako dati, walang kaayos-ayos sa mukha. And hindi ko talaga alam paano manamit, di ba? Buti na lang nasa I Am Worldwide ako. At ito yung mga journey ko nung nag-start ako. So, sino dito yung first, yung mga sa online na, or mga 1 year pababa pa lang sila? Or mga, sige, pa-type na lang po ilang months na po kayo dito sa I Am. Kasi para alam ko rin yung mga status natin. Okay lang ba, pa-type po ako? Yan, 6 months, 1 month. Wow, marami tayong mga bago, no? 3 weeks. Ayan, 7 months. So, yan. Ito yung stage po ng... Ang dami pala mga bago, Mentor Ikay, no? So, makinig po kayo, ha? Kasi ito yung story kong i-share sa inyo. Yan po yung testimony ko na first time kong ipapalabas to. And sabi ko kay Mentor Ikay, Mentz, kasi sad-sad na yung, ano, kaya yung sharing ko every time. Na-share ko na sa buong I Am Worldwide. Ayokong ulitin. Meron akong mga slides the same pero iba yung sharing ko ngayon. So, swerte nyo kasi dapat pang diamond ko na sharing to eh. So, pinapractice ko kumbaga sa inyo. Secret lang natin to. Ayan. So, ayan. Maraming bago. Ayan. So, ayan po yung journey ko sa I Am. Offline pa po ito. Ako po ay walang background sa pagnenegosyo. Ako po ay pure na empleyado at walang alam talaga. So if kagaya kita na nahirapan sa umpisa, yes, mahirap po sa umpisa, pero alam niyo ba kasi yung system ni I Am built in na siya eh. Kumbaga, gagawin mo na lang, susundin mo na lang yung sasabihin ng mga mentors at saka gawin mo yung sistema, talagang kikita ka at magkakaroon ka ng resulta. Ito po ako before. Kahit saan ako nakakapunta, kahit may baha, may ulan, ginagawa ko yung negosyo kasi gusto kong umalis sa pagiging empleyado kasi nga hindi nga sapat yung sahod ko. Bata pa lang ako, na-expose na rin ako sa mga trainings. Ayan, so kaya after 3 months, nag-resign po ako sa work ko and naginawa ko na full-time si I Am. Talagang kumita ako ng 90,000, nakala ko million na yon. Kaya nag-resign po agad ako. Ayan, so yun po yung journey ko dito sa 2018 yan. Ginawa ko lahat, whatever it takes, kasi diba, given naman yung system natin, kahit araw-araw ko siyang ginagawa. Ayan, si Mentor Mabel, nag-start po siya sa barya. Di ba? Naalala niyo yung story niya, yung narinig niyo sa last week. No? Tapos ito po yung journey ko 2019. Dumating sa time na sabi na sa amin ng mentor namin, Crizelle, ano bang ginagawa dyan sa Iloilo? Kasi syempre, hindi talaga pa ako, honestly, hindi pa ako that time built sa character ko.
marami pa akong kailangang pag-aralan, marami pa akong kailangang pagdaanan. And sinabi sa akin ni na Mentor Peach at VPI ka, Mentor Jeanette, sabi nila, Crizel, punta nga kayo sa Manila, mag-training kayo ni na Maybelle, dalawa kayo. Ayan, so ito po, kahit wala po kaming pera that time, alam yung pumunta kami, nag-training kami araw-araw sa office, at saka yung training namin, hanggang umaga, hanggang 2 a.m., 3 a.m., nakaka-uwi kami niyan lagi. So, parang, hindi ko, dati sabi ko, nag-i-enjoy ako. Pero syempre, training lang. Pero alam nyo ba, sa patuloy na pag-training pala, no, marami ka palang matututunan. Talagang, dumadating sa point na nadadown ka, dahil sa training, nalilift yung spirit mo. Dahil sa mga kasama mo sa business, di ba, right people, sila yung mga tao na magtutulong sa'yo sa if nahihirapan ka. Kasi sila lang yung taong nakakaintindi sa'yo. Ganyan, nandun kami lagi sa BU Belt, naghahanap ng prospect. Ganun kami dati. Yan yung pioneer stage. At dumating sa point na, yun nga, yung hardest season ko rin, di ba, nalugi yung family business namin 2019. At kailangan kong umuwi. Kasi naawa ako sa mama. Kasi syempre, di ba, nanay ko pa rin siya. Parang ako kasi yung second hand, yung right hand niya, yung right hand niya sa business namin. Tinutulungan ko siya sa paper, sa lahat, sa ganyan-ganyan. So, kailangan ko umuwi. Kaya, pero, ginagawa ko pa rin si IAM, even though may mga challenges sa buhay ko. Diba? So, hindi ko man siya nagawa ng todo-todo, nawala naman ako sa focus, pero patuloy kong ginagawa, patuloy pa rin ako nagbibuild that time, 2019. So, si Mentor Mabel that time, naiwan po siya dito sa Manila. Nag-separate ways kami. Kaya ako, patuloy nagbibuild siya dito din, nag-build ng karakter niya. So, ito pala yung mga ano natin. Sabi nga ni Mentor Ikay, yep, tayo dati. Yun yung para sa mga kabataan, 24 years old and below. Talagang tinodo ko po yan. Every month, ayoko pong hindi sa top. Mm. Ayan, so yan po, no? Lagi po tayong nasa top that time. And ito yung sinabi ni Mentor Ikay na sa YEP, kasi di ba kung sino dito yung 24 years old and below, paki-type naman, me, if ikaw yon. Nang nakita ko yung I Am Worldwide, sinabi sa akin, Crizel, advantage mo kasi age mo, sobrang bata mo pa. Why not itodo mo? Why not gawin mo yung business ng, so ano, kumbaga, yung gawin mo yung negosyo natin kasi bata ka pa. Kaya tinodo ko po. Ayan, tignan ko kung may mga bata dito. Meron ba? Ah, walang bata. Sino dito yung mga 24 years old and below? Mukhang bata lang. Ayan. So ako po, yung advantage ko pala that time is yung age ko. Kaya tinodo ko siya, yung YEP, yung Youth Informal Project natin. Kung kayo may mga anak kayo, may pamangkin po kayo, expose nyo na po sila sa business natin. Kasi as early as ma-expose sila, nakikita nila yung future nila dito sa IAM. Yun, nakikip ko natin tayo yung pangatlong nakapag-hit at representative ng MVP dito sa 560,000 level for level 7 sa Youth Empowerment Project ng company. And yun, at dito sa IAM, di ba may mga ranks po tayo? Di ba may Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, and so on so forth. Ako po, wala po akong alam sa pagnenegosyo, pero tinuruan at pinush ako ng upline ko na sabi niya sa akin, Crizel, kung gusto mo magkaroon ka ng result, I mean, kung gusto mo maniwala sa iyo yung mga tao, kailangan mo muna magkaroon ka ng resulta ng sarili mo. Kaya pinush ko, naintindihan ko yung pag-hit ng Sapphire. Sa first month ko, syempre, inaaral ko yung negosyo. Sa second month ko, by the way, that time pala sa Iloilo, wala pong office pa. So, wala din akong upline kasi si Mentor Jeanette from Manila. So, iniwan niya lang sa akin is yung presentation. Eh, that time, hindi pa uso yung Zoom na kailangan mo lang isend ang link sa kanila para makapanood ng presentation. So, akin po, yung ginawa ko, mano-mano. Mano-mano kong pinag-aralan, mano-mano kong ginagawa yon araw-araw, yung I Am Business Presentation, yung office ni Mama, ginawa kong I Am Office. Doon ko pinapapunta yung mga prospect ko. Until na, sa second month ko, nakuha ko po yung, na-hit ko po yung rank na Sapphire. Yan yung 200,000 potential income. So, from taong walang experience na gawa. So, ibig sabihin, no, pag ikaw may work pa ako that time, part-time mo ginagawa,
hindi po yun excuse na hindi mo magagawa yung negosyo. For sure, marami ka lang excuses at saka self-limiting beliefs. That's why hindi mo nagagawa. So sa akin kasi, nakaka-focus ako sa sabi niya na kailangan mo ng resulta para maniwala yung tao sa'yo. Kaya yun, nagawa ko yung pag-hit ng rank up at my second month, and yung pag-hit ng Ruby in my 7th month. Ito guys ha, wala pa tong online, walang presentation, wala pang training online na andyan na yan lagi sa atin, given na. Ito yung pioneering stage talaga na walang-wala talaga support, walang lahat. So ako, nasa Iloilo, wala pang office that time, nagawa ko pong magkaroon ng result, 'di ba? Lalo na po kayo, 'di ba? Ngayon kasi given na online na at saka hindi na po ikaw yung nagpre-present. So, ang lahat ng pinapakita ko sa inyo, hindi po to yabang or hindi, this is not to brag, but to inspire everyone that you can do it too. 'Di ba? So, meron pa akong testimony. Ayan, sunod-sunod din mga achievements natin. Sunod-sunod may mga travel incentive. Ayan, nag-overall top 3 overall tayo sa YEP. 2 times po yan na event. At yun yung... Ay, bakit nandito na to? Wala na to. Diba hindi ko na-delete? Ayun, so yun po yung journey ko 2019 and 2018 and 2019 journey ko sa I Am Worldwide. So, ito po yung video ko. Diba sabi ko, ikaw yung first na papakitaan ko nito. And very, sabi ko, mentor E guys, swerte nyo ah. Kasi tinatago-tago ko to. Kasi someday sabi ko, magiging testimony po ito sa akin. Talaga sa ano ko to. So, January 2020, dumating sa point, di ba 2019, di ba nasa Manila kami. Tapos sabi sa amin na 2019, 2020, bumalik si Mabel December. Christmas, syempre, umuwi. Tapos sabi ko sa kanya, Mabel, why not dito ka na muna, Iloilo? Alam ko kasi pag tayong dalawa, kaya natin mag-build ng empire. Ganun talaga yung mindset ko po ah. Kaya natin mag-build ng empire. Sabi ko, bigyan mo ako ng 2 months. Talaga ako yung nag-beg sa kanya. Gawin natin to, pag hindi ka magkaroon ng result dito, balik ka ng Manila. Yun yung sinabi ko. Kasi that time, ano po ako, hesitant po akong umuwi. Ah, bumalik na Manila. Kasi syempre that time, struggle pa rin yung family ko sa financial. As in na, ano ako, turn between two, ano ba, situation. So, sabi ko dito ka kasi hindi ako makaalis sa situation ko. So, even ganun yung nangyari sa amin. Pero, tinuloy-tuloy ko siya. So, okay na ba? Ready na ba kayo? Pakitype I am ready. Kasi yung video na to, ito yung time na tinawagan kami ni Mentor Patsy and the Mentor Jeanette sa amin na, bata, iyak ako, charot. Yung sabi niya sa amin na bumalik daw kami. Anong bang ginagawa nyo dyan? Kasi wala naman kayo dyan network, sabi. O, diba, naiyak na ako. So, sabi niya doon, sabi namin, ayaw, baka si Sarah, di ba? Parang, nasa isip ko kasi, pag alam ko yung kakayanan namin pag nagtulungan kami dito. Ayun, so, nangyari, video na next. So, sabi niya na, meron dito ako, may network kami dito, sabi ni Mentor Jeanette. Sabi niya, meron dito, meron kayo i-handle, may isang organization na papasok, sabi sa amin, na pwede nyo i-handle, ibibigay ko sa inyo. Yeah, di ba, binamimigay lang. Pero syempre, kailangan namin alagaan that time. Pero, nasa heart ko na ayokong umalis. Kasi nga, di ba, dalawang situation. Kaya kong gawin si IAM, pero dapat andun na ako, di ba, sa Iloilo. Yun yung situation namin. So, ito yung video na to. Ayan, nakikita ba? Okay lang ba? Nakikita? Yes, ma'am. Ayan, thank you po. Share ko yung sound. Eh, secret natin to. Ah, huwag nyo muna ikalat to kasi i-share ko to pag diamond ako. Malapit na. Ayan, so ito po. Yung... Mentor promise. This is January 2020. Alam mo yun, super hirap din, no? Mag-IAM Worldwide. We will decide we can do it on our own. Diba? Thank you sa offer nyo, men. Pero yung day na to, ito yung pupush namin na kailangan natin ng resort. Hindi yung why namin yung magpupush namin. Ba't kayo? Pero sa to, grabe ang Iloilo talaga sa sasabog because of us. Promise yan. You know, alam mo yung... many times na ako nag-fail. Many times na ako nagsabi na ito na yun. Na-rush na yun, pero alam mo, wala pa rin, pero mahirap din yung ginagawa.
nag-iikom, ganun-ganun, pero ito hindi pa nagawa. Pero alam mo yun, sobrang hirap. We need time, pero ngayon talaga, i-push. Thank you, mentors. Thank you, Mentor Patsy, Mentor Jeanette. Alam mo, nakita ko yung video na to. Sobrang payat ko na, ganda ko na, tapos marami ka ng pera, tapos i-reveal natin yung video. Yes, magsasalita kami sa stage na, si Mabel, especially si Mabel, magsasalita sa stage na, successful na by that time. Yeah. Save namin to. Thank you. Guys, thank you, mentors. Wala to. Kami kasing fall pack. You know, it's I am or nothing. Kaya, thank you din for pushing us. Alam naman namin yung concerns yun, lahat. Pero, yun, it's not a plan or this decision. Nasa na, ginagawa. So actually, I believe nga na kung saan ka daw God will not give you the desire sa heart mo if hindi niya plan yon, di ba? So we prayed many times, we asked for him many times, di ba? So this is it. Thank you talaga mentors, kasi after ng call niyo, grabe, it's the hardest decision ever. Manila or Iloilo, but we chose Iloilo. I decided to stay here because we know that this is our place. We belong here. We cry na. So thank you. This is. Ayan, so wait lang. Ito po, mentors. Meron po akong description dyan. And sabi ko sa inyo, ngayon ko lang to papakita. Nakalagay ito, January 2020. Ha? Tandaan nyo po yung dates. January 2020. Okay? Nang time na yon, sabi niya sa amin, ito, nagsulat talaga ako. Sabi ko, babalikan ko to. Sabi, pagkatapos ng tumawag mga mentors na kailangan namin mag-decide, may naghihintay na malaking opportunity sa Manila na ready na ang pay-ins or sa Iloilo kami na may plans kami together na mag-build from scratch because we know na kaya namin gawin ulit. Sabi ko ganun, ang hirap kasi pinapadecide kami on the spot. Talagang tinatawagan kami. Pero humingi kami ng time to decide after noon. Boom, iyakan na after call. Kasi nga, mahirap, pero mas nangibabaw yung Iloilo. Sabi ko ganun. We know na on the spot, they pay-ins na, pero we know din na kaya namin maging successful on our own. Own efforts. Hindi ibig sabihin na tinurn down namin ang offer nyo, mentors. Hindi na kami interested. Pero kasi alam namin sa sarili namin, it's our time naman to show and move na seryoso na talaga kami. Kasi nga, madami kami din kaming pinagdaanan. Lahat ups and downs, sabi ko. To the point na ang laman ng ATM is 30 pesos. Grabe, no? Diyos ko, naluwa ako sa 30 pesos. Ay, Diyos ko. Wait lang. Wait lang po. Kasi ganito talaga journey namin. Iniyak ko na to, Diyos ko. Mentor Ika, ya. sabi ko, ma, mahirap kasi wala na naniniwala sa amin. Kasi nga, ilang beses na rin kami nagsabi sa kanila at na-fail kami. Totoo yun. Hindi na namin sila ma-blame, sabi ko. But dahil sa doubts nyo, men, sa amin, mas na-push kaming magpakita na magkaroon ng malaking resulta. At salamat sa inyo. Ganon. Alam kong maawa na kayo sa amin kasi even families namin ganun din at kami din. Kaya gusto nyo kami tulungan. O, di ba? Umiyak na ako. Pero we know that the promise na guys, wait lang natin si Mentor Mabel, Mentor Crisel pala. Grabe, no? Grabe yung pinagdaanan ni Mentor. Mentor Crisel, nakakaiyak ako. Pinipigil ako lang din yung luha ako. Pero totoo kasi, kapag dumating ka sa point na sobrang down na down ka,
Diba? Pero ang meron ka lang yung vision na hindi naman to forever, time will come, makaka-recover ka rin, magiging successful ka rin. Napakaganda nung mindset nila na ang tinitingnan na nila, yung future nila, yung future na nangyayari na sa kanila despite dun sa current situation. Because your current situation will not define your future. Tandaan yan, mga mentors. Kaya yung mga successful people sa IM Worldwide, nakikita nyo, no, feeling nyo parang walang pinagdadaanan. Pero nagkakamali kayo kasi ang dami pong pinagdaanan before maging successful. And if you're really going through that moment also, isa lang ang ibig sabihin yan, malapit ka na rin. Malapit ka na rin maging successful. Malapit na rin ma-achieve mo yung mga dreams mo. Kailangan lang huwag kang mag-give up because that is part of the process. Diba? Ano eh, napaka-bless po natin. Sinabi nga ni Mentor Crisel na hindi pa niya yan nailalabas. Tayo pong una nakakita. Pang diamond sharing niya yan eh. Pero grabe no, grabe yung pinagdaanan nila Mentor Mabel. And I'm just so proud of them kasi right now, dalawa na po silang nakakamaro together with their mentor Jeanette Zapanta na naka- Corvette naman, o diba? 2020. Tapos, after one year, ibang-iba na yung buhay. Kaya, hindi porket wala ka ngayon, wala ka next year. Tanda mo yan. Hindi porket walang wala ka ngayon, next year, ganun pa rin yung buhay mo. Pwedeng next year, ibang-iba na, or even before the end of the year, ibang-iba na yung life mo kasi you chose to stay and you chose to do the business. Yan, okay. Sige, pabalik na si Mentor Crisel, nag-log lang. Grabe, no? Nakaka-amazing yung ano, success story na napapanood nyo. I hope na dito po na Every Eagle's Habit na inspire po kayo sa mga successful people na napapakinggan ninyo. Diba? Ito yung mga na-invite ko. Ito yung mga recent na mga naglalabas ng sports car eh. Diba? Sila Mentor Harlene, sila Mentor Hannah, si Mentor Crisel, and we're praying no next week yung makuha ko si Mentor Mabel naman, yung kanyang leader din. Kaya, ano, kaya tune in lang kayo Every Eagle's Habit. Yan. Don't give up for us. Don't give up. God will give us the right, it for, when the time is right. Tama yun, Mentor Mary Jane. Relate man, sabi ni Mentor Rosalia. Mentor Ann, sabi niya, agree. Grabe, sobrang nakaka-inspired po. Sabi ni Mentor Annalyn. Grabe, no? Yan. Mga mentors, ha, pwede kayo mag-isip ng ano, mag-isip ng questions, no? Habang inaantay natin si Mentor Crisel, isip kayo ng questions na gusto niyong itanong sa kanya. No, later. Sobrang touching, sabi ni Mentor Marvin. Thank you, Lord. Okay lang mahirapan, sabi ni Mentor Jeff. Totoo yan. Okay lang mahirapan. Diba? Pay now, play forever. Yun. Pugto na mata ko, sabi ni Mentor Rosalia. Oh, from Canada. Yan. Okay lang, men. Grabe, no? Ayan, grabe mga mentors. Pwede kayong mag-comment ng na, ano, natutunan nyo so far ah, sa napakinggan nyo ngayon. Grabe. Di ko alam na ganun pala kalala yung pinagdaanan nila, no? 30 pesos. Grabe. Pag ano, ganito yan, mga mentors, tama yung ginawa niya. Siguro may matutunan tayo doon, no? Ayan, nandito na daw si Mentor Crisel. Okay. Kapag meron kang pinagdadaanan, yan, i-record mo lang ang sarili mo kasi magiging testimony mo yan. Okay? Oh, sige, ayan, nakita ko na. Welcome back, Mentor Crisel. I'm sorry, grabe. Dalawang date ako, ayaw mag-connect. Pero okay na po ba? Clear na po ba? Ayun ako sa momentum na napaiyak na ako, tapos biglang nawala. Ayun, nawala na yung makeup ko. Okay. Ayan, proceed tayo. Hello, mentors. Balik ako ha. Gusto ko lang po, basahin ko sa inyo. Kasi yata doon ako sa time na nawala ako dito. Pero nung paiyak na ako. Wait, ayan na po ha. Ito yung video na yun. Di ba nag-ano kami? Pero meron ako dito. Basahin ko ulit, mentors. Sorry. Ganito. Saan ako banda dito? Pero ulitin ko na lang. Saan? January 20. Saan? Give a man a fish.
Okay. So sabi dito, 'di ba, give a man a fish and feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Yun yung pumasok sa isip namin that time, iba pa din kasi ang bigay, ang bagay na pinaghirapan mo kaysa binigay lang sa iyo. Kasi na-appreciate mo yung result mo at na-value mo ito, 'di ba? Excited na po kami. Sabi ko, PS, while tumatawag kayo sa amin at pinagde-decide, inapprove lahat sabay-sabay ang FB ads namin at sunod-sunod na po yung inquiries. At nakaset na po kami ng 3 appointments agad for tomorrow. Sign na to ni Lord to stay, sabi ko. Sa mga family, sa mentors, sa team na sumusuport at naniniwala, thank you. Thank you din na dumating din sa point na hindi na kayo naniniwala. Pero positive ko. Sabi ko, positive to ha. Pero alam ko naniniwala. Parang gina-joke nila kami that time pala, sabi nila. Kasi ito yung nag-push sa amin. Sabi ko, thank you for pushing us. Sabi ko, babalikan ko namin ang video na to after a year. At share ko sa... At sabi ko pa nga that time kasi wala pang pandemic. Si share ni Mabel Fontilon sa stage sa harap ng maraming tao. Yun sinabi ko. Kasi diba, yep, si Mabel that time, graduate na ako ng yep. Kaya yun. Yun na time... 2020 to, mentors, January 2020, and balik na ako sa story ko. Babalik ako dito. Okay? Balikan ko, mentors, please, ano lang sa mga dates natin. January 2020, ito na yung video na pinakita ko sa inyo. After a month, that was January 2020, nag-start kami, February, ito yung nangyari sa amin. Araw-araw kaming may talk, may presentation sa office namin sa IBC Iloilo. Ayan, ito nangyari sa amin. At tuloy-tuloy po yan. 8, 6 to 7, IBP ako everyday at dumami ng dumami sa loob ng isang buwan. At yun, nagkaroon po kami ng event after a month ng declaration namin. After a month, na yung mentor namin na si Mentor Jeanette at Mentor Patsy, nagsabi sa amin, bumalik kayo sa amin dito kasi wala naman yung result dyan. Yun sinabi sa amin. Pero that time, tumatawa pala sila. Tumatawa at sina-challenge nila kami that time. Ito na po sila. After a month, bumaba sila ng Iloilo kasi may result na kami. Ito si Mentor Jeanette, ito si Mentor Patsy. Ever supportive mentor sila. Na kahit alam nila na nahihirapan ka, sila yung mga tao na hindi ka papabayaan. Sila yung mga tao na pinupush ka lalo sa kakayanan mo. Kaya nagkaroon po kami ng event. More than 600 students and attendees po kami dyan. And more than 200 new members that time ang napa-join namin in just span of 1 month. So, ibig sabihin po, di ba, walang imposible basta nag-declare ka at kayang-kaya mo magagawa pala ito. Di ba? So, yun yung nangyari sa amin. Nagkaroon event, nagkaroon ng members, kaso ang nangyari sa amin. After 2 weeks, 3 weeks. After a week, 2 weeks, March 18, di ba? So, Feb 29 kami nag-event. Nagkaroon na agad ng lockdown. So parang, ha, sabi, ito na naman, Lord, grabe, akala ko ito na yung breakthrough namin. Nagkaroon ng lockdown. Lahat ng mga pay-ins namin hindi makalabas. Tayo din ba? Nahirap na hirap kami maka-adjust ulit. Sabi ko, ano ba to? Akala ko ito na yung breakthrough natin. Pero hindi kami tumigil. Alam mo yung nangyari? Natagalan kami sa pag-adjust. Kasi, di ba, nasanay kami sa offline. Dumating sa point na... Paano kami kayo ulit makabangon? Until na nakita ko na yung mga uplines, ay yung mga ibang mentors natin, nagkakaroon na lang ng results sa online lang. Sabi ko, bumangon kaya ulit tayo. Kaya nung October, imagine na tagal. Tagal kaming nawala. Hindi nawala. Andyan kami, nagtutok, pero hirap kami. Hirap kami pa-pay-ins, hirap kaming maka-adjust sa online. Kaya swerte nyo nga mentors eh, sa mga bago ngayon. Kasi lahat, andiyan na i-given na sa inyo. Kami yung nag-start ng lahat eh. Start ka kung paano ka makapag-talk, paano ba IBP, paano yung presentation, paano mag-closing, kahit hindi mo nakikita yung tao. Diba? Pero hindi pala ito yung reason. Hindi pa ito yung reason na mag-stop ka. Ito yung dapat yung kuhanan mo. Hindi pwede yung situation yung mag-adapt sa'yo. Ikaw dapat yung mag-adapt sa situation. You need to, kailangan mo maging part ka ng situation, huwag kang adjust ka sa situation, kumbaga. Yun, kaya nag-start din kami online, pero mahirap-hirap pa rin. Until na talagang mga kabataan kasi, di ba, medyo matagal talaga yung pagbalik talaga nung pwedeng lumabas. Eh sila yung mga leaders namin. Kumuha kami ng bahay or hub, di ba, yung mga taga-GGS dyan. Kumuha kami, kinuha namin yung concept ng GGS na
isang bahay, isang mindset, isang galawan, isang goal. Yun yung ginawa namin sa Iloilo. Nag-rent kami eh, pero wala kaming pera. At saka syempre, lalo na itong mga kabataan na ito, wala din pong pera yan. May mga background po niyan, mga pedicab driver, construction worker, kaka-graduate lang. So, wala din silang pera that time. Pero alam mo, meron sila that time. Is pangarap lang din. Kaya, iniisa-isa namin yung parents nila, kinausap namin, at nag-join sila isang bahay. Kaso, ang nangyari, di ba? Nag-Christmas, nag-New Year, nasabog din siguro yung mga mindset nila. Kasabay sa New Year, nag-new decision sila. At nangyari, out of 10 po or 11 kami that time, yung natira dito, ito lang po yung solid nito, yung lima. Kami, Mentor Mabel, at tatlong mga bata na meron kami. That's Mentor Jomel, Mentor Third, at saka si Mentor Jade. And ito yung mga tao na to, may mga result na rin dito sa business nila natin. At sila yung solid na mga tao na grabe yung hugot sa buhay. Imagine Mentor Third is a construction worker at the age of 9 years old. Mentor Jomel, pedicab driver at the age of 14. Diba? Ito si Mentor Jade. Ang nakikita nyo na yan, Ruby Elite Executive na yan ng IAM Worldwide. Mahiyain po yan, walang confidence sa sarili na nag-start. Laging nakayuko. Ngayon, isa na po sa mga top mentors natin dyan. At saka, di ba, malaking, isa sa malaking grupo din dito sa team namin. So, lahat, ito yung ang gaganda ng mga stories nila. Kaya nung time na to, ito yung mga kabataan namin na from, sure, kami naman yung dinalo. Yung from Dumaguete, from Surigao, from Bacolod, pumunta sa amin. Nag-hub din sila sa amin. Until na this November, December, pumunta kami ng Manila at nag-separate ways kami. Nagkanya-kanya kami ng decision sa buhay kasi as a mother, you need to let go sa mga kabataan mo. Diba? Kasi doon sila nag-grow. Ito si Mentor Jay, nag-stay sa Manila. Mentor Jomel, pumunta ng Bacolod. Yung dalawa, Surigao, Dumaguete. Separate ways. Pero before kami nagbitaw sa kanila, sila yung nag-decide para sa sarili nila na kaya na nila mabuild yung network nila. Ayun, until now. So, 2021, ito na yun. 2020 yun, di ba? Nag-lockdown. Ito yung December. Ito kami natira. Pero, kami pa rin ni Mentor Jeanette, Mentor Mabel, yung magkakasama. Nakikita nyo yun? 2021 to mentor sa January ito. Pakitake note ng dates. Ito si Mentor Jeanette, Mentor Mabel at Crizel lang ang laging magkakasama. Through thick, thin and thin. Charot. Ayan na natin ang thin. Di ba? Kahit sa hirap at ginawa, magkakasama po kami. At kami lang po yung nag-decide nito na sabi namin, mag-build tayo ulit. Kasi di ba, ang galing sa pandemic, hirap kami ulit mag-build 2021. Pero kinausap namin, ito ha, mentors, January 23, 2021, Mentor Pitchy, Mentor Jeanette, Crizel at Mabel. Nakikita niyo po. Ito, January 19, 2021. VPI ka, Mentor Jeanette, Mabel, Crizel at isang leader ko. Pero hindi na siya active ngayon. Pero kami pa rin tatlo in short. 2021 po yan lahat nangyari. Ito yung time na humingi ako ng meeting sa kanila kami. At sabi namin yan, pa-help and paano kami mag-start ulit. Ayun, until na yung sabi ni BPI ka, ano ba yung, ba't ka pa rin andito? Kahit marami kang pinagdadaanan, ba't ka pa rin andito? Ano ba nakikita mo sa IAM Worldwide? Sabi ko, BP, wala na eh. Sabi ko, lahat kasi tinalikuran ko na. At nakikita ko yung sarili ko, kung ano man result ng mga uplines natin or mga top mentors ngayon, yun nakikita ko sa sarili ko. Wala nang iba. Ayoko nang bumalik sa pagiging empleyado. Ayoko na rin maghanap ng ibang source of income. Dito ako mag-focus kasi mas gusto kong marami akong matulungan. Lalo na yung mga kabataan na meron na gusto kong umahon sila sa kahirapan. At saka hindi lang mga kabataan, marami akong members na hirap din sa buhay na gusto ko silang maging part ng story, success story ko someday. Kaya yun, 2021. That time, wala kaming grupo. Tatlo lang kami. Tatlo. January. Ulit. Naulit-ulit itong nangyayari. Nag-start kami. Paunti-unti. Ito yung graphic artist namin. Ito sila ulit. Tatlo. Yung mga kabataan namin. Araw-araw po kami. Naging consistent lang po kami. Kasi ito yung sinabi sa akin ni Vivi. Maging consistent ka lang. Ang problema sa inyo, ay hindi problema. Ako pala nakakita ng problema. Kasi Vivi, alam ko, inconsistent ako dati. Magagaling kayo, sabi niya. Kaso, alam ko, alam nyo rin yung pagkukulang nyo. So, ito, pagiging inconsistent namin, di ba? So, ito, that time, nag-declare talaga ako. Sabi ko, this time,
everyday kong gagawin si I Am Worldwide. Everyday, walang araw na hindi ko gagawin yung negosyo na to. Hindi, walang araw na hindi ko gagawin ito. Nag-start kami sa tatlo, nag-start kami sa sampo, ulit, paunti-unti, na dumadami kami. Pero araw-araw kong ginagawa at minimit ko yung team ko, kahit kami-kami lang pa rin. Paulit-ulit. Yan. Dumadami. Until na dumadami, dumadami nang dumadami yung grupo namin that time. That was February 15, nung nag-launch, pre-launching kami na ito na, mag-start na tayo ulit. February 15, 2021. Diba? So yan, dumadami na rin yung online until na first month namin, February 15 to February 28. Meron kami 400,000 sales. Akala mo naman, ang yaman-yaman, ang laki ng sales. Ngiting tagumpay talaga yan. Pero, hindi pala yun yung purpose ni Lord. Start pa lang pala yun. Breakthrough, kumbaga. This is it. Ito na yung time. Inyo na yung time na to. Ayan, nangyari. Yun, nagkaroon po kami ng sales, 2.8. Tapos, hanggang isang araw na lang yung 2.8, may kumikita na rin sa team namin. Yun, kanina yung mga bata. Mentor Jomel, pwede cab driver, 145,000 in 3 months until na nakikita na natin ulit yung sarili natin at yung grupo natin sa top. Yan. At nag-rank up po tayo, Emerald, di ba? Nung May, nagsunod-sunod na po yun, nag-M-Circle na tayo at buong year na to, ng 2021, meron tayong 11 sa Fires Under sa team. Yun yung time talaga na starting pa lang. February, wala pa po kami isang taon na nag-start. Mag-anniversary pa lang kami sa ano February 15 next this month, coming month. And Sapphire, Ruby, tatlong Ruby, isang Emerald, yung total na nabuo natin sa loob lang ng 10 buwan dito sa pagnenegosyo. Okay? So ito yung mga sales namin, lumalaki, 'di ba? Kanina 2.8, 7, 3 million. Hanggang na nakita niyo po, yung total sales namin sa isang sa 10 buwan, nagkaroon po kami ng 26 million sales from 400,000 pesos na first month namin na sales. So ibig sabihin po, dito pa lang po makikita niyo po, grabe yung goodness at kumbaga yung faithfulness ni Lord sa amin. Na kumbaga, hindi niya kami pinabayaan. Marami man kaming journey na pinagdaanan, pero ito yung journey na hindi nakita na namin yung gusto niyang mangyari sa amin. Kaya hindi lang kami tumigil sa paniniwala sa kanya. Noong 2021, nagkaroon tayo ng sales. At saka, marami pong achievers din sa team namin. Mga incentive achiever, mga go for 8. Ito yung fastest millionaire ng I Am Worldwide. 8 days lang, kaka-join niya lang biglang 1 million something yung kinita niya because of this go for 8 incentive. At nakita niyo po ba yon kanina? Ito na. Inulit ko lang. Ito yung sabi ko nga sa inyo, take note of that year. January 20, 2020, nung time na yon umiyak kami. Di ba? January 20, ulit natin, sabihin natin. January 23, oh, ito 19. Same time. January 19, 2021, nagsabi kami na ka-VPI ka, mag-start po kami ulit. Okay? Alam niyo nangyari? Year after 2022, tatlo na po kami yung may sports car dito sa company natin. Grabe, oh! Grabe talaga si Lord. Imagine, grabe yung faith. Grabe lang yung faith namin kay Lord. Grabe yung tiwala. Grabe yung pananalig na kaya namin to. In the span of a year, grabe yung balik. Gabi yung ano sa iyo, kumbaga, wow, gabi na overwhelm pa rin ako, 'di ba? So nakikita niyo yun mentors, kaya niyo yun eh. Kayang-kaya natin yun, 'di ba? From Almera, Nissan Almera, after ilang years no, naging Camaro na back to back pa. Ganun pa rin back to back pa rin po kami. 'Di ba? Nakakatuwa kasi si Mentor Mabel 18 years old nag-start barya-barya lang. As in, barya, 5,600 yung kanyang account na pinasok. At nung dumating sa akin, mens, meron na akong 5,600, puro 20, 50, 100, at coins yung binigay sa akin. Dahil nagbenta yan ng mga kung ano-ano, siomay sa umaga, product sa hapon, yun yung pinamibenta niya para lang ma-come up niya yung amount na 5,600. Sino ba nag-aakala from barya? Ngayon may Camaro na. Dalawa na yung sasakyan niya in the span of 4 years. Di ba? Doing the business.
Ayan, ito yung second car ko. Siyempre, mag-aura tayo dyan. And ito yung life lesson ko na i-share ko sa inyo. Iba na to. Ito yung gusto kong, before tayo mag-end, sana man na-inspire ko kayo, no? Na ito, sabi dito, hold the vision, trust the process. So, hindi po madali yung proseso dito sa I Am Worldwide. Maraming ups and downs, maraming pagsubok yung mangyayari. You will never know kasi maganda sa network marketing talaga. Hindi mo mangyayari yung next sa'yo, anong mangyayari sa buhay mo. Ang maganda lang dito is clear lang sa akin. Alam mo yung, ano yung result ng uplines mo, na Mentor Peach, Mentor Macy Bulan, ng mga uplines ng Mentor Ikay, yan yung magiging future mo eh. Kung ano man yung present mo ngayon, I'm sure yan yung buhay nila past years, di ba? Ano yung struggles ko? Alam kong pinagaanan din nila nito. Kasi minsan sa atin, nakikita na lang natin kung ano yung result nila. Kaya nako-compare natin, bakit sila ang bilis nila, bakit ganyan? Hindi po mabilis. Lahat may proseso. Pero ang gagawin mo lang, consistent ka lang. Di ba? Maraming times mapifeel ka dito, you learn more from failure than from success. Don't let it stop you. Failure builds your character. Nakita niyo po yung journey namin. Ilang beses po kami nag-fail, ilang beses po kami na-challenge, pero hindi po kami sumuko. Di ba? Hindi po kami nagpatalo sa circumstances, but yun yung kinuhanan namin ng lakas ng loob at pagtiwala kay Lord. Dito dumating din sa point na nag-decide na kami, ano ba, para ba sa atin to? Ba't ang hirap? 2020, yung pakakabuild lang namin, tapos biglang lockdown, di ba? Nakaka-disappoint yun. Di ba? Pero one of the hardest decision you will ever face in life is choosing whether to walk away or to try harder. Di ba? May choice naman kami na hindi na ulit mag-start. Pero bakit kami nag-start? Di ba? Oh, What if hindi na kami nagpatuloy? Eh di sana wala na rin kaming sasakyan, 'di ba? Dito, wala na sana kaming nakuha na sports car ngayong buwan na 'to, 'di ba? So sabi nga dito, life is a matter of choices. Every choice you make makes you. So kung ano man yung mga decision mo sa ngayon, 'yun yung mangyayari sa iyo 1 year from now, 2 years from now. Okay? Kung pinatuloy, kung nag-decide ka na magpatuloy ka kahit nahihirapan ka, I'm sure that you will reap whatever you sow. You will reap whatever you sow. Titingnan nyo na lang po yung span namin. January 20, 2020 to 2022, in 2 years, grabe yung goodness ni Lord sa amin. Hindi kami pinabayaan. Kaya kayo din, kung nandito ka, hindi kayo papabayaan ni Lord. Promise yan. Magtiwala lang. At ito yung nakita ko, di ba? Ang arrow, ikaw yun eh, kami to. Yung nagsisimbolize yan sa amin. An arrow can only be shot by pulling it backwards. So when life is dragging you back with difficulties, it means that it's going to launch you into something great. So focus and keep aiming. Di ba? Kahit hirap ka na, kahit dumating sa point na 30 pesos na lang yung laman ng ATM, which is nangyari po yun ilang beses, nung nagbi-build kami. Pero bakit kami nagpatuloy? Pwede naman ulit ako magtrabaho. Pwede naman ulit ako mag-apply. Pero bakit nasa I Am ako? Kung nag-apply yata ako, siguro ngayon, baka wala rin po akong kamaro. Hindi po yan yabang. But tinitingnan ko lang, habang nagkukwento ako sa inyo, naglo-look back po ako. Nasabi ko ba, kung wala ako sa I Am, saan kaya ako ngayon? Di ba? Nakikita nyo yun? So, meron po akong verse dito na iba yon sa Jeremiah. Ito po, Matthew 18:19. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. So, meron pa isang version dyan. Kung isa or dalawang tao na maniwala na mangyayari yan sa'yo at makukuha mo yan, mangyayari yan sa heaven at mangyayari yan dito sa earth. Okay? Lahat yan ibibigay sa'yo. So, yun lang po, no? I am Mentor Crisel, an agent of hope, born to dominate, and I am worldwide. Grabe ka, Mentor Crisel! Ang galing-galing! Palakpakan naman, mga eagles! Yes!
Grabe, men. Isa ka pong ano, alamat. Ang galing-galing mo, ang galing mo. And nakaka-inspire po yung journey na pinagdaanan mo, men. And dahil dyan, mentor, okay lang po ba mag-question kami? Kahit mga three lang before ka namin. Lang. Lang po. I-let go. Yan, mga igas, so you can think of your questions na. And before pala yon, picture-picture muna, no, habang nag-iisip sila ng question. Iyak na yung mukha ko, men. Okay lang, beautiful pa rin. Yan. Sige, Ment, ikaw muna. Ano muna tayo, no? Kanya-kanya selfie kay Mentor Kisel, mga mentors. Okay. Yan. Sige, ba mag-share lang ako ng sound para. Yan, yan, oh. Yan, perfect. Sige, Ment. Sige. Mother, smile. Tapos, lahat po tayo i-guess. Labas na po sa camera. Pinas lang naman. Okay, one, two, smile. Okay, thank you so much, mentors. Ayan, sige. Mga i-guess. Pwede na kayo mag-isip ng questions, no, para sa ating napakagandang ano speaker. Okay, grabe, mentor. Sobrang nakaka-inspire yung ano story mo. Okay, sige, siguro habang nag-iisip sila na ano na question, ako na muna magtatanong, mentor. Nung time yes. na marami ka pong pinagdadaanan, which is nakita namin ngayon na ilatag mo sa amin, what kept you going? Yung despite dun sa mga challenges na ups and downs, tapos feeling mo parang down, down, down. Pero bakit ganun katindi yung fighting spirit mo? Ano yung tumatakbo sa mind mo nun, mentor? Yes, ayan. Ako kasi mentor, ito yun. Yung, di ba, dumating sa point talaga yung family business namin na parang nag-down din talaga. So, which is traditional business yon. So, ako nakapag-try na rin po ako ng pagiging empleyado. So, walang security sa pagiging employee, di ba? Anytime kung magkasakit ka, anytime pag nagkamali ka, di ba, risk pa rin. Risk pa rin, lalo na ako sa quality assurance. Ako, isang pagkakamali lang yan ng quality ng isang batch yan. Balik sa'yo, possible na mawalan ka ng trabaho. Tama ba yon? So, ako naman sa traditional business namin, na-expose din ako na grabe yung effort mo. Malaki yung pera balik, pero pag isang tao, sample, isang tao na manloko sa'yo, possible na din malugi kayo, di ba? Isang product na ninakaw sa'yo, malulugi ka ng paunti-unti. Tama ba? So, dito sa business natin, hawak mo kasi, mens, eh. Hawak mo yung paano mo palalaguin yung negosyo mo. Dito, wala kang iniisip na expenses, overhead expenses, wala kang iniisip na rental, wala kang iniisip na iba, kundi ikaw lang at yung team mo. Yung ikaw, alam mo yung paano mo sila ma-inspire, paano mo sila matulungan, paano matulungan yung sarili mo. Dito yung system natin built na kasi. And isa din sa nangyari kasi sa akin, mens, na ayaw ko rin mangyari sa yung parang dumating kami sa point na walang wala. And ba't ko pa, eh si mama nag-build na business namin for almost 30, 40 years na pag-build at until now, okay. Pero okay naman, pero dumating sa point na nalugi kami. So, dito, hindi ka malulugi basta ikaw lang maghawak ng journey mo dito. And yun, ito yung pinaka-fastest kasi na makuha mo yung dream life mo. Hindi siya madali, walang madali. Pero alam mo yung ito yung pinakamabilis na para makuha mo yung life na gusto mo at mabalikan ko pa yung parents ko. Kaya yun po yung nagpupush sa akin, ba't ko tinutuloy. At syempre, meron po akong mga ibang teams, mga members din ng team namin na alam ko may mga pangarap din sila. Kaya ako bumabangon at nagiging example sa kanila kasi gusto ko ipakita sa kanila na kaya din nilang mangyari yun sa buhay nila. Yun, Mens. Wow, grabe, Mens, no? Tama yun, no? Kailangan kasi talaga maintindihan mo kung bakit mo kailangan gawin yung I am worldwide despite sa mga challenges. Kasi imagine, okay. No? Na, alam mo na sa employment, wala. Sa traditional business, wala. Diba? Ano-ano pa ba yung natitira talagang I am worldwide lang? Kaya, I am worldwide. Hindi ka talaga magkukuit. Ayan. Ito, mentor, nakakita na ako last two questions, no? Ito po from mentor Kenneth Santiago. Sabi niya po, sa dami po na pinagdaanan niyo, mentor, hindi po ba sumagi sa isip niyo na mag-quit na ng tuluyan sa business kahit 1% po? Ayan. Yan yung tanong niya. Quit? Wala kasi, mentor. Kasi na mindset. Totoo. Ito siya. Yung pagki-quit kasi, dumating sa point na napagod ka. Pero yung, basta the moment kasi, ito mentors, kung nakikinig kayo,
the moment kasi na nandito kayo sa IAM, wag na kayo mag-isip na darating sa point na mag-quit kayo. Kasi yung pagiging quitter, 'di ba? Nagiging habit 'yan. Once the moment na mag-quit ka, ito kasi yung meron ako isang training kasi yan that time. Yung pagiging quitter pala, nagiging habit siya. Kung saan ka man ilagay, maybe sa work ka, or kung saan ka man ilalagay, or sa sample, sa mga job, or anything, basta ganun. Lahat na papasukan mo pala. Pag no, the moment na mag-quit ka one time, magiging habit mo yung pagiging quitter. Kaya sabi ko, oops, hindi pwede. Pag mahihirapan ako, mahirap lang siya. Pero alam mo yung mindset mo lagi, i-twist mo siya. Yung hirap, yung napagdadaanan mo, someday magagamit mo as inspiration sa iba. Kaya na-inspire kayo ngayon because napagdaanan ko yun. Kaya yung hirap na to, part ng process to, di ba? Sabi ko nga, trust the process. Kailangan mo i-trust yung process na to. Even to the point na walang-wala ka na, magpatuloy ka. Mag-pray ka kay Lord. At saka wag mo siyang kasi Christian naman kasi ako eh. So hindi ko siya talaga nakakalimutan at alam ko yung promise niya kahit nga sa Jeremiah 29:11, 'di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and plans not to harm you. Plans to give you hope and a future. So hindi ka basta na kay Lord ka, alam mo na safe ka. Nasa IAM ka, alam mo na safe ka. Kaya gawin mo to. Huwag mong, hirap kasi pag Ilonggo, yung mga Tagalog comments, nahihirapan ako minsan mag-construct ng words. Kaya bear with me. huwag mong gawin sa sarili mo na kahit isang beses mag-quit ka. Kasi magiging habit mo siya. Okay? Once you become a quitter, you'll always be a quitter. So, ang masasabi ko sa inyo, kayong lahat dito, huwag kayo mag-quit. If nag-start kayo sa isang bagay, tapusin nyo. Pag nag-start kayo sa IAM, tapusin nyo ng tama. Tapusin nyo na successful kayo. Para yung mga taong nagda-down sa inyo, sila yung mga tao na sasabihin nyo na, oh, diba, tama ako. Diba, sa tamang system ako. I-prove nyo sa kanila na tama kayo. Na pinagpatuloy nyo yung business. Yun, mens. Hindi po nagsagi sa isip ko yung pagiging quitter kasi ayoko maging habit yan na maging quitter. Kaya ako ang finisher lagi. May mga pag-ano tayo. Papatawa lang po yan. Ganda. Ang ganda nun, mentor. No? I'm not a quitter. I'm a finisher. Sabi diba? Ni Mentor Ivy, sabi niya, mapapagod pero hindi susuko. Tama. Mm-hmm. Yeah, mapapagod pero hindi susuko. Tama yan, mentor, no? And last question na Mentor Crisel, no? Ito po, from Mentor Dan Edio, sabi niya, we are blessed and inspired, Mentor Crisel, sa story mo po. Ano po yung strategy and advice na mabibigay mo po sa mga nag-hit ng rank ups? Nako, napakarami yan, mentor, dito sa amin. And thank you po, Mentor Crisel. Ayun, sa mga nag-hit ng rank ups. So, ako kasi, mentors, before pa lang, 'di ba alam naman natin na yung pag-rank up is part ng business natin. Bakit kailangan mag-rank up? Kasi ito yung tawag diyan, ito yung first level mo para sa dream mo. Bakit kailangan mo mag-rank up? Kasi ito yung result na ipapakita mo sa mga downlines mo na kaya mo. So sa akin, mentors, pinakita sa akin that time, bagong-bago ako sa business, first month pala ako. Sabi niya, Crisel, mag-hit ka ng rank sapphire. Ano yan, men? Sabi ko, tataas yung income mo, 200,000. Plus, syempre, makikilala ka. So, every time dito sa IAM, kailangan mo mag-earn. I-earn mo yung para makilala ka, para makapag-share ka, dapat at least mag-rank ka na sapphire. Tama po ba, men? So, yun yung ginawa ko. Nag-aim ako for pag-hit ng sapphire. Pinag-aralan ko siya. Pero after ko pinag-aralan, in-apply ko agad. Everyday po ako, nagko-compute na ako. Sabi ko, ilang gold ba yung kailangan ko para ma-hit ko to? Ilang silver ba yung kailangan ko para ma-hit ko to? So, hindi ko yung magagawa mag-isa. Ginawa ko po agad. Nag-just for you agad ako. Kasi diba, the two executive VR and left and right. So, yung inuna ko, yung mga warm market ko po. Yung mga warm market ko, yung mga tita ko, pinsan ko, kapatid ko, at saka yung best friend ko. Sila yung warm market ko. And may minsan yung warm market mo ayaw maniwala sa'yo, so okay lang, dyan lang sila muna. Pero sa akin kasi, influential po kasi ako, kaya parang alam ko kung paano ko sila dalhin sa pag
storya, ganun. So, kinakwentuhan ko sila. Ito po, tita, meron po akong project. Tulungan mo ako, ganun ako. Minakita ko sa kanila. And yun, nagkaroon po ako ng result. And isang result na yun, na just for you, eh, 60,000 pesos yun. Yun yung ginamit ko na result. Maliit lang yan ha, 60,000 pesos lang yan, na result na pinapakita ko sa taong tinatok ko. Kasi the moment na may result ka po, kahit give me 5 or just for you yan, maliit lang yan. Pero yung tao kasi, to see is to believe. The moment na may makita silang result sa'yo, kahit give me 5 yan, maniniwala sila sa'yo. Believe me. Kaya yung 60,000 ko na yun na income, ay sagad na sagad ko sa paggamit. Alam mo tita, ito. Oh, tingnan mo, first week pa lang ako, meron na akong 60,000, which is true. Nangyari talaga. First one week ko tong income tita, 60,000 pa lang. Kaya lahat ng tinutok ko, naniniwala sa akin because nga, meron nga akong pinakita sa kanilang result. Kaya pag pinupush ka ng upline mo, o mag-give me 5 ka, mag-give mover ka, kahit sa simple amount, sa maliit na amount yan, nakakataas kasi ng confidence yan. Nakakataas na lalo na ikaw mismo, kumikita, ikaw mismo, meron ka. Diba? So ako, nag-start ako sa isa, dalawa lang, until na nag-just for you ako. Yun ang ginamit ko po. At sinagad-sagad ko yung result na yun. Eh syempre, pag the moment na may naniwala ulit sa'yo, may just for you ka ulit, may papasok ulit sa team mo. Kaya nung time na yun, kino-compute ko yun araw-araw, ilang ganito, ilang ganyan. Kinakausap ko rin yung mga downlines, yung mga referrals ng downlines ko. Araw-araw kong ginagawa. Alam nyo ba yung pag-hit ko ng Sapphire? 2 weeks ko lang po siya na-hit ko na siya. Hindi ko pinatapos yung buwan. Hindi ko pinatapos yung ilang days na binigay na 30 days. In just 2 weeks, mga 15 days ko, natapos ko na yung pag-hit ng rank. So it's all in the mind. Kumbaga, whatever it takes, kung nakita nyo kanina, baha, ulan, kahit saan ako nakakapunta, because yun yung mindset ko eh. Kailangan kong ma-hit ito whatever it takes. Hindi pwedeng I'll try my best, hindi pwedeng titingnan ko. Kundi gagawin mo siya. Gagawin mo yan para sa'yo at para sa grupo mo. Kasi the moment na may result ka, kaya mo na sila ma-push. O, ito. Kung ang downline mo, kung ikaw may just for you ka, syempre kaya mo na rin i-push yung downline. Yung mag-just for you ka, alam mo, kaya mo rin yan kasi nagawa ko rin siya. So, always be the set an example sa downlines mo, mentors. Yun lagi. Kailangan mo maging example ka para maniwala sila na kaya din nilang mangyari yun sa'yo. Yun, pag pinupush ka, go for it lang. Na-answer ko ba yung tama? Mindset lang po, whatever it takes po. Gawin mo, kaya mo yan kasi nagawa namin.